Hello sa inyong lahat! Ako po si Mars Catan, ang anak ng multi-awarded na inventor na si Gonzalo June Catan, na siyang founder ng Mapicon, the pioneer and largest pest control company in the Philippines. Welcome to Mapi Conversations, mga usapang pest control, environmental protection at iba pa. Dito natin tatalakayin ang iba't ibang mga peste, kung paano maiwasan at ma-exterminate ang mga pesteng yan, at kung paano tayo makakatulong sa environmental sustainability and preservation. Sa webisode na ito, pag-uusapan natin ang mga cockroaches o ipis. According sa ating mga research, ang ipis ang isa sa pinakapinandidirihang insekto sa balat ng lupa. Mawawala ang kamachohan ninyo pagdating sa flying ipis. Paano ba natin malalaman ang sikreto ng mga ipis na ito? Pag-aralan natin. Sit back, relax. Pupuntahan natin ang mundo ng mga ipis. Walang sisigaw! There are only three stages in a cockroach's life: egg, nymph, and adult. What we commonly refer to as an egg is actually an egg capsule called the oothica. Inside this capsule are the actual eggs, which look like grains of rice. Depending on the species of the cockroach, a single egg capsule can actually contain anywhere from a dozen up to 32 individual eggs. Kaya pag nakakita kayo ng ooteka, op, teka muna, alam mo na kung anong gagawin mo. It takes 2 weeks to a month for a cockroach egg to hatch, and 6 to 8 months for a nymph to become an adult. A single cockroach can live up to 3 years and will lay eggs around once a month. This means that a single cockroach can have more than 1,000 offspring. Cockroaches have a distinct smell called attar of roach. This smell is used to communicate to nearby roaches that the three things they need to survive are present, namely food, moisture, and harborage. Cockroaches are extremely hardy. Their tough exoskeleton protects them from the elements and even radiation. Also, cockroaches have the ability to produce enzymes to counteract toxins that enter their bodies. If a cockroach survives being sprayed by traditional insecticides, their bodies will produce enzymes to counteract the poison, making them immune to that product for the rest of their lives. This immunity is passed on to their offspring, which gives rise to what we now call superbugs, cockroaches that are no longer affected by traditional insecticides. Wow! Pati pala sa mga peste, may superhero! Superbugs! Paano kaya natin sila matatalo? Cockroaches are a vector of multiple diseases. Among these are Salmonella, Gastroenteritis, Staphylococcus, and Streptococcus. They can also contaminate food and cause asthma attacks. There are several ways to determine if there is an existing cockroach infestation. It should be noted that cockroaches actually prefer to be in dark, damp, and enclosed spaces. Seeing even a single cockroach in broad daylight in the middle of your living room is already a sign of heavy infestation. Swept up cockroach wings, legs, eggs, and the like are also a sign of infestation. Naku, meron pala mga super bug na ipis. Galing-galing pa nila magtago. Dami-dami pa nila mga itlog. Kailangan natin ng tulong. Kausapin natin ang ating resource person. Narito ngayon, kasama naman ang ating kaibigan na si AJ, who can tell us about cockroaches. Nako, sa pangalan pa lang, AJ, ipis! Oh, diba? Madiri ka talaga. Ang haba na kung sasabihin nyo. Paano ba natin ma-detect o malalaman kung may ipis tayo sa bahay? Madidetect mo yan. Siyempre, ang unang mong pupuntahan, yung ilalim ng lababo, yung madidilim na lugar. Ah, madilim. Madidilim. And dyan sila naglulungga. Pag daytime, nakakita ka at malayo dun sa ini-expect mong lugar na dapat mo sila makita, indication yun na heavily infested yung area. Pag lumabas na yon at maliwanag, eh ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung bahay na yon eh heavily infested or yung lugar na yon. Ah, puno na yon. Heavily infested na yun. Ah, dangerous pala pag makakita ng ipis. Crowded na sila doon sa binululunggaan nila. Kaya alam, may lumalabas. Ah, I see. Parang antitibay ng mga ipis, ano? Paano nila nade-develop yung, anong tawag niya, resistance, halimbawa, sa mga pesticides, ganyan? Kasi, paiba-iba, nandiyan pa rin sila eh. Sa dami kasi ng, ano, ng binibenta ngayon ng over-the-counter na pesticide. Kasi, siyempre, yung mga iba, DIY, sila na lang mismo nag-spray. Minsan, may mga maling application.
minsan hindi nila na nahihit ng maayos. Yung mga hindi nila nahihit ng maayos, yung magiging mga offspring nun, eh hindi na rin mamamatay. Eh, totoo ba yung narinig ko na ano, pagka nakasensya ng danger-danger, yung ipis na yan, halimbawa, napataka ng spray o may kaibigan siyang namatay, eh, mangingitlog. Totoo ba yun? Totoo po yun, lalo na sa German roach. Yun po yung ano nila. German? Opo. Bakit? Ano pa bang roach ang meron natin? Oriental, German, and American roaches. Wow. Yung American roaches, yung pinaka nadidiri tayo, yung malalaki, yung mga nakikita natin usually sa bahay. Yung German roaches, yun yung mga usually nakikita natin sa opisina, yung maliliit. And sa mga ano, mga food establishment, minsan nakakita yung mga maliliit. Tapos yung oriental, minsan sa mga palengke. Eh, walang Pilipino. Wala, pero halos lahat sila nandito. Nasa Pilipinas sila. Halos lahat. Kasi gusto nila yung mainit. Mga dayuhan pala yung mga roots na yan. Oh, okay. American yung malaki, tapos German yung maliit, tapos maliit. May oriental. Oh, yun sa palengke. Wala, halos pakpak. So, pag nangitlog yan, hindi ba yun yung mga nakikita natin sa bahay ng mga bilog-bilog? Opo, yun. Isa rin yun sa indication na may cockroach. Yung mga oteka, kung tawagin natin, yung oteka. Okay. Eh, yung uteka na yun, hindi lang isang species yun. Ah, talaga? Ilang mga itlog na yun? It's a dozen to 32 species of roaches. Talaga? So, ganun, ang lumalabas na doon sa maliit na yun? Okay. Ah, so hindi katulad pala ng itlog ng manok na isang itlog isa lang yun. Marami pala lang. O marami sila. Eh, pagdating naman sa control, bakit yung ginagamit ninyo eh effective naman? Kasi sinabi mo kanina, sir, na ang lalo na ang German roaches, pag mamamatay siya, eh, kailangan niya mag-release ng itlog. Eh yun sa amin kasi, sir, pinipilit natin na hindi niya may-lay yung egg niya. Kasi pag egg na siya, mahihirapan ka na i-control yung unless makita mo yung egg. Eh hahanapin mo pa yun. Totoo ba na yung ipis ay katulad ng mga ibang insekto na nagmo-molt? Isa rin yun sa ano, pinipigilan mo yung magmo-molt. Kasi yun yung way niya kung paano mag-grow. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Insect Growth Regulator. Nire-regulate niya yung growth. Ibig sabihin, yes, hindi na sila dadami. Yes, sir. Opo. So pagka yung ibang, yung pangkaraniwan lang, yung sinabi mong off the shelf na binili ko, in-spray ko, tapos nangitlog siya. Opo. Tapos binalis ko na, nasa basurahan na. Eh, pwede pa siyang maging 32? Yun, yung 32. Opo. Napatay mo yung isa, yung adult. Pero nanganak naman. Nanganak. Tapos yung ipanganak na yun eh super bug na siya resistant siya doon sa chemical na ginamit mo. I see. Pero dito sa growth regulator na to, yung winalis ko at nilagay ko sa basurahan na itlog na yan, hindi na yun mapipisa. Hindi na po. Malaki po ang posibilidad na hindi na sila mapipisa. Eh, kesa hintayin ko pa dumami yung ipis, yes, di ba? Magandang malinis at wala na. Opo. Paano ba silang maiwasan na dumayo sa bumisita sa bahay? Ang pagdami kasi ng ipis, kumbaga sa integrated approach, eh kailangan, wala yung tatlong kailangan nila. Unang-una, yung paglulunggaan, dapat aalisin mo yun. Yung tubig na kailangan niya, at pati yung pagkain niya. So dapat malinis tayo. Although minsan may mga times na mahirap maiwasan, doon yung time na gagamitan natin siya. Di yun ang pinaka-effective na pest control. Yeah, no, mura opo. Pa. Opo, yeah. Eh, maglinis lang eh. Yes, diba? Yes, opo. Para walang matirhan, opo. Walang amoy-amoy doon. Ay, nako. Kung alam lang ng mga kaibigan natin yan, yes. Solve na tayo, wala na tayong ipis. Maglinis lang ng mabuti ng bahay. So, ayan na, mga kapatid. Everything that there is to know about cockroaches. Ipis! Ayan, sana may natutunan tayo. Eh, merong malaki, maliit, no? Yes. Iba-ibang nationality, oriental, yes, American, German, nako, lahat ng klase. Ayan na, at sana'y nakinabang tayo dito at maging malinis para walang ipis. Uy, ngayon ko lang naisip yun, yes, ha? So, I hope you enjoyed this webisode. Ako po si Mars Catan para sa MAPI Conversations, mga usapang pest control, environmental protection, at iba pa. Maraming salamat!